Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po ang kargado, na kung saan ay hayaan ninyong basahin ko ang Ebanghelyo sa araw na ito, upang maging gabay at lakas natin sa pang-araw-araw na buhay, maging kargado man tayo sa pagsubok at hamon sa buhay, magagawa nating lampasan ang lahat ng ito dahil kargado din tayo sa mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 20, Talata 19 hanggang 23. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad naman. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, naniniklod po kami sa inyo na sana ay hipuin ang inyong mapagpalang kamay ang mga puso ng mga taong gumagawa ng kaguluhan sa mundo, lalo na ngayon sa aming bayang Pilipinas. Itigil nawa sana nila ang pag-aasik ng karahasan dahil marami mga inosente ang nadadamay. Palakasin mo din po sana ang loob ng mga pamilya na naging biktima ng kaguluhan. Maunawaan po sana nila ang iyong magandang plano para sa kanila. At manalig na matatamo lamang nila ang kapayapaan sa piling. Ang lahat po ng ito ay nihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus.